Kita, Senator. To be exact, January 31, 2020, to launch our Malasakit Center here in Mars Medical Center. At that time, I was only and I was represented by Dr. Cortez. Okay? Since that time until karon, more or less 18 months, the Malasakit Center here in Mars has nakatabang of approximately 25,000 patients, clients, na makabangan sa ilang hospitalization. And also, because of your Senate bill and the House Senate bill sponsored by Senator Bongo and the House bill of our beloved Deputy Speaker, it became Republic Act 11563, converting Mars from a 500-bed to a 1,000-bed capacity medical center, the second biggest in Mindanao next to SBMC in Davao City. So, Senator, together with my staff, we will continue our commitment and dedication to fight this pandemic, since we are a COVID referral hospital. At the same time, we are still entertaining the non-COVID patients, especially the indigent patients. Okay. Again, daghang salamat sa imong suporta nga nindako na gyud ang Mars Medical Center together with it, additional plantilla position and additional funding. Daghang salamat inyong duha ni Deputy Speaker sa in behalf of my staff. Thank you on my behalf. Sir, in behalf of the Mars Medical Center's family, I would like to give this plaque of appreciation to you, to Senator Lawrence Bongo, Chairman of the Committee on Health, Senate of the Philippines, to the sponsor of the Senate Bill 1696. Daghang salamat sa imong pagsuporta. Okay. Thank you so much, Dr. Bingo Sanchanco. To introduce our guest speaker for today, let us all welcome with a round of applause the Malasakit Program Head, Atik Gurley Biloso. Mayong hapon sa tanan! Our next speaker is a man of action. Parihas sa ato ang presidente, siya ay usa ka simpleng probinsyano. Tunay na may tapang at malasakit. Ug samtang naa siya sa Senado, gisiguro gyud niya na ang gobyernong Duterte ay padayon na maghatag og serbisyong nararapat sa bawat Pilipino. The man behind the Malasakit Centers all over the country, ang dating SAP or Special Assistant ni Pangulong Duterte. Let us now welcome our beloved Senator, no other than Mr. Malasakit himself, Christopher Lawrence Kuya Bong Go. Mayong hapon sa inyo tanan. Kindly sit down na. Sorry kayo, nilikuranan ito, nasa likod. Di lang na ako kayo, Tason. Gabalo mo. Bisaya ka mo dali, no? Kung binisaya na lang ko, muna ning ikaupat na ako ng istorya. Ikan ko karon dito sa Tangmul. Nag-abribut ko ka Malasakit Center dito sa probinsya, sa Ramiro Hospital. So, dali sa Misamis Occidental, naanam mo'y duha ka Malasakit Center nga handa mo tabang sa inyo. So, dere sa Region 10, daghana, duha sa Cagayan, nasa Misamis, Misamis Oriental, labot sa Bukidnon. So, nanatay 143 ka Malasakit Center. Timing kayo nga dere sa Misamis Occidental ang 143. Pasabot sa 143, 143 ang among pag-igugma ni Presidente Duterte sa inyong tanan. Ano, pinalangga mo namong mga taga Misamis Occidental, mga taga Misamis.
duol mo sa among dughan. Kay daghan sa inyo, sige magsuri-suri sa Davao sa una. O, pareho lang ata, Region 11, Region 10, boundary lang man ta. Mga Bisaya man ta, mga taga Mindanao. O na, anak na lang kaduol lang among dughan sa inyo. O, dili mo maulangi dali. Manikamot ako, inyong senador. Manikamot yun kung matabangan, makaservisyo sa inyo. Dili ko manaad, ayaw ko pong mangako sa inyo. Hindi naman po ako yung politiko na, promise kong gagawin ito, gagawin ko. Wala ka na lang ninyo kung sa'y among mahimo para sa inyong tanan. And before I forget, no, pinaka-importante yun sa tanan. Ang pasalamatan nato, ang mga hero karong panahon na dili mabayaran ang sakripisyo, ang atong mga frontliners. Salamat kayo. Doctors, nurses, medtech, pati mga security guard o mga utility workers. Muna ako, nag-file ko sa Senado, katong inyong special race sa allowance or incentive. Kung wala'y pili, dapat... dapat wala'y pili. Katong ginaingon nila nga, katong lang daw mga expose, ihapon ng expose, kung saan, pag sunod din mga ng hospital, makita mo rin mo ang COVID, makikita mo ba naman ang COVID? Gamay ra kayo na sa inyong sakripisyo sa panahon karon. Ako, naalam ko direk, paglaban yun na ako ang inyong ang kapakanan. Dili na lang ako ipangambo kay amo man ang trabaho. Paglingkod na ako pagka-senador, ako yung unang nagbalaod, no, nga akong sponsor kani Malasakit Centers Act. Nahimo unsang balaod, katong salary standard decision law, katong fifth, nga SSL 5, katong tanang nga government workers sa inyong increase sa inyong sweldo. O naalam ko kami sa likod, ha? Katong mga nurses na dili maka-examine kay pag wala pa na bakunahan ng mga PRC, ako gyudtong gipaglaban ingon ako. Dapat bakunahan na yung mga PRC, kidaghan pag mga nurses nga nahuman nag-eskwela, nga gusto na po makatabang o para mahimo na silang full-fledged nurse, kung makapasa na sila sa ilang board. So gipapakunahan na yun atong PRC, so wala na po sa photo-examine. Basta, utroho na ako, ha? Sa mga health workers, tanan mo, abre ang among opisina para sa inyo 24/7. Diba? Ayaw mo kaulaw sa amo, kami ang dapat magpasalamat sa inyo kay gitagaan mi ninyo. Igayon, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo sa inyo. Kaya di po namin ito sasayangin. Kalimutan muna natin yung politika. Sabi ko kanina, pagkato na ako nito, na ay nag-ahis ko itong politika. Sabi ko, huwag natin pag-usapan ng politika ngayon. Importante sa atin, malampasan muna itong krisis. Baka wala na tayong politika pag-usapan, pwede natin malampasan ito. Yan ang kailangan natin ngayon malampasan. Kaya hangyaw lang ko sa mga taga-Osamis, na ama ng mga health workers din eh. Kung pinalangga ninyo ang inyong mga health workers, kung ayaw niyo na silang pahirapan pa, magpabakuna na kayo. Diba? Wala na pong ibang susi o solusyon sa ngayon. Kung sa may lain, bakuna naman ang susi o solusyon. Wala may lain. Bakuna, napatunayan. Ito ang tanungin niyo, mas alam ng mga doktor. Nasa datos karon. Pagbakunado ka, mas malikayan, mas maiwasan ang pagkagrabing sakit o severe. Mas maiwasan ang pagkamatay. Wala pang 10,000 ang namatay o nagkasakit ng grabe pag bakunado sa 10 million na bakunado. Ngayon, meron nang dumating na around 86 million na vaccines sa ating bansa. At meron na akong 26 million ang fully vaccinated. So, hangyo lang may para makamit natin yung population protection 50% at yung herd immunity 70%. Sa Manila, Tanawa, Manila karon,
hinay-hinay nagkanaog. Ngano? 76% na ang bakunado. Mas protektado. Sa mga kaigsoonan nato, sa ato mga kaigsoonan, tapang nato ni sa mga frontliners nato, di ta magpapadlong. Samtang mabakuna ta, face mask, face shield, social distancing. Pag gamay ang kaso, dili mapuno ang inyong hospital. Dili magsakripisyo ang inyong mga frontliners. So tabangan nato sila. Motoy nga ako, nag-encourage ko na please get vaccinated. Libre po ito. Pinaghirapan ito ng gobyerno para po ito sa Pilipino. Huwag nyo na pong sasayangin kung ano po yung bakuna na nasa harapan ninyo. Please, you avail it. Para po yan kung sa protektado kayo. At kung mahal nyo inyong mga anak at pamilya, magpabakuna na po kayo. Dok, ako lang, isa lang akong hangyo sa inyo dere. Salamat tayo kay Congressman Yubanan ko, Congressman Henry, Mayor Waminal, Dr. Jesus Martin Sanjanco, ato Medical Chief, ASEC Gerly Veloso, mga partner agencies, Yusek Aymeneri, RD Libang, PhilHealth Petsy Gumilia, Christine Bernaldez, ato PCSO DOA's Undersecretary Sharin Grande, ug sa tanan mga nurses. Pero nakahinomdom ko na ito'y buwang mga nurse diri sa una. Asa na to? Napadre? Ha? Nano? Nano? Di lagi ko kalimot kaya pag naog na akong diyan, ano ito'y guwapa? Pero karon nagtaka, natingala ko, ni, mas nidaghan ang guwapa ng mga doktor sa nurse sa umano. Ito, nalang ko yung istorya ha? For today, na naman tayo na may monthly ginahatag ang Office of the President sa inyong malasakit, no? Liquidation is still in process. So pag nahurot, i-liquidate. So dugangan. Karon ako as a senator, nanay na download rin 5 million itong February 2 o June 30 na 5 million. So karon nana po ay idugang nato, i-download rin one time, aside ato sa Office of the President, nana po idugang na 10 million na i-download. Samahit, one time. Dok, isa lang ang pakiusap ko. Isa lang po. Sino medical chief? Ay, Dok, isa lang po ang pakiusap ko. Huwag niyo pong pabayaan yung mga pasyente na mahihirap po. Yun lang po ang pakiusap ko. Yung mga helpless, yung mga hopeless, yung mga walang matakuan. Dili man wad to mga dato, dari, mga pobre naman wad to dari. So ayaw ninyo pasagdi. Hurutan ninyo ng kwarta sa gobyerno para sa mga pobre. Luoy good kayo, labo na karon. Alam niyo, natutunan ko po yung Malasakit Center noon pa. Experience ko sa Davao. Luoy kayo ang pasyente, wala pa yung Malasakit sa una. Lunes, wad to na sa City Hall kay Mayor Duterte. Maluoy gina si Mayor Ria, kasing-kasing niya, masing taga Sambuanga, taga Usamis, tabang gina siya. Martes, pupunta niya ng PCSO. Miyerkules, DOH, Huwebes, DSWD, Biyernes, PhilHealth. Ubus ang panahon, hurot ang panahon, magsigit pila. Pag napay balance, mangutang pa, ipaligi ang karabaw para lang ibayad. Nga nung palisdan manato ang Pilipino, bakit natin pahirapan? Isa totoo lang po, pera ninyo yan, inyo man ang kwarta. Ibalik na sa inyong tanan. Muna na natay Malasakit Center karon, di yun tumundang ani ko, unsay makatabang. Ako, hantos 2025 pa akong termino as senator, dili ko mundang mutabang sa mga pobre. Unahin ko po yung interest ng mga mahihirap ko. Unahin ko. Ayaw na ko, huwag niyo po akong tawagin, senador. Dula lang ko ninyo, kuhita lang ko ninyo. Bong lang, bonggo, bong, kuya bonggo, ayaw ko ninyo tawagang senador kasi hantot ka ron, wag-iapon ko kay mga senador ako. Naanad ko aksyon, dagandre, sunog dito, bagyo, linog, tanang sakunas, kinabuhi. Natuwa na ako. Alam niyo ba, muntik na po ako namatay papunta ng Basilan. Pagsakay sa helicopter, nag-dive ng ganun. Abri nga po yung Malasakit Center, last month yun, August. Hadlok ko, nahadlok ko, tapos nakitaan lang nako ang video na hapit na. Pero katong pagkahulog, ako dili ko mahadlok mamatay. Yun ako, kung panahon na nimo, panahon na nimo. Ang Ginoo lang nakibalo kung kanos na tanya kuwaon sa ako, kaning kalibutan na. Kasi naghigda tanya, kukwaon na tanya, kuwaon na tanya.
At para sa akin po, isang karangalan po na mamatay na nagsiservisyo sa ating mga karangalan. Kalipay lang ako, isipin mo ang istorya. Uy, si Bongo namatay. Asa na siya nito? Nag-abri man siya malasakit center. So, kalipay na lang ako. Bihira lang po yung bibigyan ng ganong karangalan sa buhay mo na mamatay ka na nagsiservisyo. So, hindi po ako titigil sa pagsiservisyo ko sa inyo. Dahil ang bisyo ko po ay magservisyo po sa aking kapwa. Ginakuhit na ko sa akong staff. Nalang ko'y good news sa inyo ha, monitoring visit mga kolidere. Nalang ko'y good news sa inyo. Sa 301 patients na admitted karon, o 514 rank and file employees, there is a Mayor Hilario Ramiro Medical Center na amoy madawat, tanan mga janitor, na amoy madawat ng financial assistance gikan sa DSWD. Ay, itong mga security guard sa likod, ayaw ninyo ipalit og tuba. Dalahan ninyo sa inyong pamilya ha, palihog lang. Ang akong opisina, naapod ko'y lahi nga dala para sa inyo. Ang 301 patients and a total of 928 frontliners na ako'y dala nga Jollibee kanina, maniunto ninyo. Naapod ko'y dala nga vitamins, inuman ninyo ni pampakusog sa inyong resistensya. Naapod ko'y dala nga grocery packs po, no, para sa inyong tanan. Naapod ko'y dala nga face mask o face shield, gamitan ninyo ni palihog lang. Lahi itong akong dala, lahi po itong sa DSWD. Pero na, di man ako matagaan tanan, na ako'y iparaffle na bisikleta, lima ka bisikleta, naro? Kinsa itong frontliner na nagabisikleta, pwede ninyo gamiton, naro? Pwede niyong gamitin ang bisikleta padulong sa Davao. Pero pagdala mo pang palit o ligid. Gusto niyo dugangan ako? Sige, dadagdagan ko ng another 5 na bisikleta. Gusto niyo dagdagan pa ng 5? Sige, another 5 na bisikleta. 15 na. Gusto niyo mudaghan ng 15? Sige, tungaan ninyo. Tag-isa ko kalitin. Uy, Mordoy, naintarin yung amigo. Buslot akong bulsa, day. Pagpuot na ako kanina, lapos-lapos akong sublay. Pero napa idugang para sa inyong anak. 15 ka computer tablets. Nay, bata, dali, wala. Wala. Sa? Wala. Ha? Frontliner ka? Hindi, asa ka frontliner? Naka yan ha? Naka-blow, galing ka rin. Ala. Isang ko lang, hirap ko lang niya. Naka yan ha? Naka yan ha? Karoon, 15 na ka-computer tablet na, pero naapod ko yung parapol na sapatos na panglalaki, 5 o sapatos na panglalaki. Pero ang makadaog, katong nakatsinelas na frontliner. Kinsa nakatsinelas? O kinsa nakatsinelas? Ah, daghan ba nakatsinelas? Kung kinsa itong pinakahuga o kuko? Dito. Sige na, din ako kauli og Davao. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha. Nala ko'y isulti sa inyo. Please lang, amping mo, amping. Ingat parati o ampo ka perme. Dinita pasagdan sa Ginoo. O inyong timanan, mga kaigsoonan, atong timanan, kausara na mo agi aning kalibutana. Kung unsay kaayuhan o tapang na pwede nato buhaton sa atong isig katao, atong nang buhaton karon kay dili na ta mobalik aning kalibutan. Kami ni Presidente Duterte padayon ming magserbisyo sa inyong tanan. Atong timanan kay ang serbisyo sa tao, serbisyo na sa
sa Ginoo. Salamat kayo. Kayo ako sa Ginoo. Salamat ka. Pinalangga mo na mo. Pinalangga mo na mo. Salamat kayo.